Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Okay. Be open-minded po, hindi po halos lahat maka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective, ano yung mensahe sa'yo ng iyong person. Give me the message for collective. Ano yung mensahe ng iyong person para sa'yo, okay? Para to sa mga no-contact situation. Ano yung kanyang nadarama? Lalo na't parating ang February 14, ano? Ano yung kanyang naiisip pag naalala ka niya? Ayan. Give me the message. Ano yung nadarama ng person mo? Naiisip niya sa'yo, okay, once na naalala ka niya. Give me the message for a collective. Give me the message for a collective. Ano yung iniisip sa'yo ng person mo once na naalala ka niya? Meron ka dito, Four of Swords. Okay. Give me more information. Ano pa yung kanyang nadarama once na naiisip ka niya? The Devil. Okay. May the Devil. Excuse me po. May the Devil. Okay. Give me the message. Ano yung kanyang naiisip once na naalala ka niya? Ano yung kanyang nadarama? Give me the message. Seven of Pentacles, upright. Ano yung naiisip ng tao nito? Nine of Wands, okay. Give me the message. Ano yung naiisip ng person mo sa'yo? Three of Swords. Give me more information. Excuse me po. Ano yung naiisip ng person mo sa'yo? Nine of Swords. Ano yung kanyang nadarama? Okay, ano yung kanyang nadarama? Once na naiisip ka niya. The Fool reverse and Queen of Cups. Okay. Excuse me po. Tingnan natin dito, no? Meron ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, Libra. Meron din Capricorn. Meron din ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan, halos lahat andito na. Nakikitaan ko dito na sobra kang namimiss ng tao nito. Yung point na meron tong sobra yung kanyang nadarama sa'yo, may pagka-obsessed, ganun yung energy ng tao na to, okay? Kasi nakikita ko yung the devil dito. Once na naiisip ka nito, ina-imagine ka nito, lalo na kapag nag-iisa to, okay? Yung bang tipo na once na ito ay tapos na sa kanyang ginagawa o kaya yung tipong pahinga na talaga niya bago siya matulog, hindi talaga nawawaglit sa kanyang kaisipan ikaw, okay? Kumbaga yung mga pinagsamahan niyo or yung kung ano man yung mga ginagawa ninyo. Ganon, kasi yung the devil energy kasi dito, may pagka-obsessed pa rin tong tao na ito. Okay? Kahit ba sabihin natin na meron siyang kinakasama or meron siyang ka-fling-fling dito, iba. Iba pa rin yung kanyang nadarama once na sa'yo. Okay? Kasi
Itong taon na ito, sobra eh. Sobra yung pagkamiss. Kasi nahihirapan to. Ito lang yung nakikita ko sa Four of Swords. Pero tingnan natin mamaya kung ano yung lalabas pa dito sa card. Give me the message. Ano yung kanyang nadarama? Okay, meron ako nakita ditong Four of Swords. So, itong tao na ito, no, may pagkalungkot. Nalulungkot to sa sitwasyon. Once na naiisip ka na ito, nalulungkot siya na hindi kanya kapiling, kasama, okay? Ganun yung kanyang nadarama. Namimiss ka na ito kasi lumabas ang judgment dito, no? Hindi lang ito makakilos sa'yo kasi alam mo yung feeling na huhusgan mo siya kasi wala ka ng tiwala sa kanya dito eh. Kumbaga, nakakahanap to ng kapayapaan sa'yo once na naiisip ka ng tao na ito. Gusto ka nitong makasama, makatabi, okay? Maging sa pagtulog, okay? Namimiss niya. Namimiss niya ikaw. Ito lang yung na-feel ko dito sa Four of Swords. Hinahanap-hanap ka nito, okay? Kung makikita mo yung babae dito, napakalungkot eh. Kumbaga, meron parte ng kanyang buhay na hindi kumukumpleto, okay? Doon siya nahihirapan sa sitwasyonan. Doon siya nahihirapan sa sitwasyon na yon. Kasi sa'yo ka lang eh. Sa'yo lang siya nakahanap ng kapanatagan or pwede niya sabihin ng kapayapaan. Ano? Ito lang yung nakikita ko. Ayan, tingnan pa natin dito sa The Devil. Bakit lumabas tong Devil? Kasi may pagka-obsess pa rin tong tao ito sa'yo. Kasi namimiss ka niya dito, okay? Dito sa Four of Swords and Judgment. Hindi lang siya makatungo sa'yo kasi ramdam niya nahuhusgahan mo tong tao na to, okay? Pero ganun pa man, ano, namimiss nito yung presensya mo kasi meron ditong Devil. Andun pa rin yung attraction, andun pa rin yung nadarama ng tao na ito. Sari-saring emotion, okay? Once na naiisip ka na ito, ang daming tumatakbo sa kanyang kaisipan. Pwede rin sabihin yung mga ginagawa ninyo pag magkasama kayo, okay? Kasi meron nga tong obsess. Pwedeng gusto nito na ikaw ay laging makasama, okay? Ito lang yung nakikita ko. Nag-i-imagine to. Ito lang yung nakikita ko. Nag-i-imagine to once na ito ay nag-iisa na. Lalo na kung ano man yung mga pinaggagawa ninyo, okay? Kasi nakikita ko dito yung attraction, obsession, and passion para sa'yo, okay? Then the Five of Earths. Lumabas ang Five of Earths. So nakikita ko dito ang Capricorn and Virgo, Taurus, okay? Ito lang yung nakikita ko. Nahihirapan to sa sitwasyon dito sa five of earth. Kumbaga, marami tong kinharap na problema or pwede rin sabihin na nahihirapan siya sa sitwasyon sa panahon ngayon dahil hindi ka nito makasama. Kumbaga, yung loob niya dito ay, kasi hanggang imagination lang ang kanya nagagawa, ang gusto niya, mas malalim pa doon, mas yung makakasama kanya in physical, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, meron akong nakikita dito na nakaranas kayo dito ng hirap na sitwasyon. Pwede rin sabihin, ano, na problema kayo pagdating sa pera. Ito na yung nakikita ko. Nung magkasama kayo dito, meron kayong naging problema dito pagdating sa pera. Okay? Meron ditong Seven of Pentacles upright. Kumbaga, ano, once na naiisip ka ng tao nito, feeling nito, abundant siya eh. Kumbaga, malaya siya, masaya siya, masagana siya, happy siya, okay? Gusto nito na magkaroon ng pag-aani sa inyong dalawa or sabihin natin, gusto nito na bumuo ng pamilya sa inyong dalawa dahil meron ditong Seven of Pentacles. Gusto nitong maging masagana kayo, maging maayos yung pamumuhay nyo, masaya lang, okay? Pero ganun pa man, ano, dahil meron ditong pagkakalayo ninyong dalawa dito sa Four of Swords and the Five of Earth, hindi nito alam kung paano. Nakikita ko dito na naiisip ka nito na masagana, okay? Ikaw yung magiging tipo na magbibigay sa kanya ng kaginhawahan or pwede rin sabihin, nagiging siyang maginhawa once na kasama kanya. Kasi panatag siya eh, okay? Nararamdaman niya yung kalayaan sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Then Page of Fire, okay? Kasi nakikitaan ka nito, ano, na compatible para sa kanya. Kumbaga, nakikitaan ko dito na tinitingnan ka nito sa social media, namimiss niya yung pagiging mong makulit, yung pagiging mong masayahin, pwedeng may pagka-young energy ka or pwede rin sabihin may pagka-childish ka dito. Namimiss niya yung nangungulit sa kanya. Kasi dito sa Four of Swords, nalungkot siya eh. Kumbaga, nawala yung makulit sa buhay niya, nawala yung
yung kulay sa buhay niya nung nawala ka dito sa kanya. Pero ganun pa man ano, ito yung namimiss niya sa'yo, yung pagiging mong makulit, yung pagiging mong marami kang ideas, or pwede rin sabihin na ikaw yung nagbibigay ng buhay sa kanya, okay, nagkakaroon to ng pag-asa sa'yo. Then nakikita ko rito yung transformation, ito yung gustong mangyari ng tao na ito, or pwede rin sabihin, nakikita ka ng tao na ito na nagtatransform ka, or pwede rin sabihin, may pagbabagong nagaganap sa buhay mo. At dahil dun ano, mas lalo kanyang namimiss dito. Kaya meron ditong the devil energy. Maybe nakikita ka nito sa social media, ang laki ng pinagbabago mo. Kahit ang tao nito, andun pa rin yung passion, okay? Init ng kanyang nadarama sa'yo, okay? Ayan, ito na yung nakikita ko. Kumbaga, no, ikaw yung nagbibigay ng init dito sa tao nito, dito sa Page of Fire, okay? Ikaw yung kanyang, alam mo yun, 18 plus, okay? Ito na yung nakikita ko kasi the devil in the Page of Fire. Kumbaga, feeling ng tao nito na feeling young siya. Maybe may age gap kayong dalawa dito. 5 years, 7 years, 3 years, 10 years, 9 years. Mga ganun bang gap? Okay, age gap. Nakikita ko kasi dito, meron ditong bata, then meron ditong may edad na. Okay? Pero ganun pa man ano, ikaw yung nakakaalam kung bata yung person mo dito. Okay? Ito lang yung nakikita ko, merong age gap sa inyo. 2 years, basta may age gap. Ayan. Meron ditong Nine of Wands reverse. So, itong tao na ito, no? Alam mo yung tipo na hindi niya sinasarhan ang pintuan para sa'yo, okay? Kumbaga, once na kumunta ka dito, open na open to para sa'yo, tatanggapin ka nito. Kaya lang itong tao na ito, hindi siya kumikilos dahil, alam mo yung tipong may hiya siya, may takot siya, or pwede rin sabihin, takot siya mabatikos mo, or takot siya sa paligid mo, okay? Takot siyang humarap sa pamilya mo, okay? Kaya itong tao na ito may takot. Gusto ng tao na ito na ikaw yung mag-approach sa kanya, okay? Pero ganun pa man ano, nafe-feel ko dito kasi yung pag-iintay. Nag-iintayan kayo kung sino yung mauuna. Dahil dun ano, nagkakaroon dito ng competition sa inyong dalawa kung sino yung mauuna. Ito rin nakikita ko. Pero dito sa Nine of Wands, nag-iintay lang to. Nag-iintay lang to na ikaw mismo yung lumapit sa kanya. So, meron ditong Page of Air. So, nakikitaan ko dito, no? Kasi may message dito eh. Hindi niya ma-send yung message sa'yo eh. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi nag-iintay nga to eh. Kasi baka kasi mamaya, iba yung mood mo dito. Takot siya sa rejection. Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man noon, gusto nito magbigay ng mensahe sa'yo. Kaya lang, nag-aalanganin tong tao na ito. Okay? Gusto nito na ikaw yung mauuna sa kanya. Kasi hindi siya ano eh, wala siyang boundary dito eh. Tatanggapin ka ng tao nito, okay? Hindi niya sinasarhan ang pintuan niya para sa iyo. Ito lang yung nakikita ko. Kung hindi halos lahat maka-resonate ha. Alam niya yung person niyo, kilala niya yung person niyo dito, okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito. Meron nitong gustong gawin or gusto nito magmensahe sa iyo, pero nag-aalangan itong tao nito, okay? Kasi pwedeng husgahan mo dito eh. Pero ganun pa man ano, hindi sarado yung kanyang puso sa'yo. Hindi kanya binablock dito. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Meron dito ang Three of Swords. Okay, itong tao na ito, no, nasasaktan pa rin itong tao na ito. Okay, once na naalala ka na ito, feeling niya nakagapos pa rin siya sa nakaraan. May hapde, may kirot pa rin. Feeling ng tao na ito na ang hirap makamove on sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin, ganito yung nadarama mo. Nahihirapan ka din makamove on para rito. So, Five of Water. So, namimiss ka talaga ng tao na ito. Meron ditong Virgo. Tinitingnan nito yung larawan mo. Tinitingnan nito kung anong ganap mo sa buhay, okay? Kasi nasasaktan siya dito eh. May pagluha. Kung makikita mo yung heart, then lumabas ang Five of Water. Umiiyak to. Once na naalala ka ng tao na ito, umiiyak to. O pwede rin sabihin ano energy mo to. Ito na yung nakikita ko, may pagluha siya. Malungkot siya sa sinasapit ng relasyon nyo. Okay, once na naalala ka na to, may pag-iyak siya. Pero ganun pa man ano, matindi pa rin yung nadarama niya dito. Ikaw yung nagbibigay ng init sa tao na ito, okay? Pwede rin sabihin ano, kahit meron pong mga nakakausap, iba pagdating sa'yo. Ito na yung nakikita ko. Meron itong Nine of Swords, upright. So, itong tao na ito, hindi nakakatulog. Ito lang yung nakikita ko. Then, sinabay ng Page of Earth. So, tatlong beses na lumabas ang
page, okay? Tatlong beses lumabas ang page of earth, then page of fire, and page of earth. Lahat sila'y page. So, itong tao na ito, no? Nalulungkot siya kasi nawala yung presensya mo sa buhay niya. Okay, ikaw yung nagbibigay ng kulay dito sa tao na ito. Sa pagiging mong makulit, pagiging mong masayahin, maybe masayahin ka dito, no? Kaya itong tao na ito, nung nawala ka, hindi siya kompleto eh. Parang may kulang sa buhay niya, na hinahanap-hanap niya. Pero ganun pa man, no, itong tao na ito, hindi ito nakakatulog dahil sa iniisip ka, nababalisa siya. Pwede rin kasi sabihin na iniisip ng tao na ito kasi nakikita kanya na nagigikang maayos dito sa page of fire. May paglagong nang gaganap sa'yo. Natatakot siya kasi baka mamaya meron ka ng iba, meron ng pumupukaw sa attention mo. Doon siya natatakot kasi iniisip ng tao na ito na wala ka ng time para sa kanya. Hindi mo na siya bibigyan ng oras. Ganon-ganon siya mag-isip eh. Ito lang yung na-feel ko dito sa Nine of Swords. Pero ganon pa man, ano, nakikita ka niya dito na hinihiling niya na sana kayo pa rin dito bandang huli. Okay, ito lang yung na-feel ko dito. Kasi lumabas ang page of earth reverse. So, itong tao na ito, nahihirapan siya eh. Ayan, ito lang yung nakikita ko. May binabangungot, hindi makatulog, kumbaga minumulto siya ng anino mo, mga ganon ba? Ito lang yung nakikita ko dito, okay? Meron ditong the fool. So, itong tao na ito, hindi siya nagiging malaya sa sitwasyon. Feeling stuck, kumbaga, may takot siyang nadarama. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa sa iyo, okay? Nag-aalinlangan siya kung magmiminsay ba siya, kung i-approach ka ba niya. Pero ganun pa man, dahil may takot eh, na baka mahusgahan mo siya, okay? Takot siya sa rejection, sa madaling salita. Ito lang yung nakita ko. Kaya itong tao na ito, nagkikip-kip. Kinikip-kip lang niya yung nadarama niya. Umiiyak siya. Nalulungkot siya, nababalisa siya, okay? May panghihinayang, namimiss ka niya sa lungkot na nadarama niya, okay? Ito lang nakikita ko. Pero dito sa The Fool, hindi siya malaya sa kanyang nadarama, okay? Ito lang nakikita ko. Then dito, no, The Lover Reverse. So lumabas nga na wala pang pagkikita sa inyong dalawa, wala pang reunion nagaganap, meron ditong separation na naganap sa inyong dalawa, kaya itong taong ito ay nalulungkot, okay? Ayan. Then Queen of Cups, nakikita ka niya na maayos ang kalagayan mo. Nakikita ka niya na maganda ka. Nakikita ka niyang naka-move on na. Okay? Pinagmamasdan ka ng tao na ito. Confident ka. Pwede rin sabihin, no? Maraming nangyayari sa iyo. Maraming nagkaka-interest sa iyo. Okay? Dahil din, ano, nakikita ka ng tao na ito na maganda yung kalagayan mo. Kaya ito nalulungkot kasi nararamdaman niya nakaka-move on ka na. Nararamdaman ng tao na ito na hindi mo na siya kailangan sa buhay. Sa buhay mo, okay? Dahil din, ano, may panghihinayang tong nadarama. Okay? Hindi siya malaya. Kasi the lovers, ikaw yun. Ikaw yung pag-ibig niya eh. Kaya lang, may pagkakalayo. Kaya itong tao na ito, nalulungkot siya. Okay? Then the Magician, hinihiling ka net tao na ito pero hindi pa nagaganap yung kahilingan niya. Okay, minamanifest ka niya pero hindi pa nangyayari yung minamanifest niya. Ito lang yung nakikita ko, nawawalan siya ng pag-asa. Pwede rin sabihin nawawalan siya ng idea para sa inyong dalawa. Kasi nahihirapan siya eh, nahihirapan siya at umiiyak siya dito, no, sa Five of Water. Pero ganun pa man, nakikita ang kanya dito ng confident ka eh. Nakaraos ka na, natanggap mo na yung sitwasyon mo, napalaya mo na yung sarili mo, at yun ang hindi matanggap ng tao nito, okay? Ito lang yung nakikita ko, ayan. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo dito sa, dito na lang. Ano yung kanyang gustong sabihin sa'yo, okay? Dito tayo sa Hermit. Sa pananahimik niya, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Ano ba yung gusto sabihin ng person mo sa'yo? Give me the message. Meron ako nakikita dito ang Gemini, Capricorn, Virgo, and Taurus. Scorpio, Cancer, and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, kompleto siya lahat. Give me more information. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong you are right, okay? Maybe ngayon yan nalalaman na tama ka, okay? Meron ditong I'm open to compromise. Gusto na nito ng pakikipagkasundo sa'yo. Meron ditong number 2. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? So,
So, meron ditong what do you want? Ano ba yung gusto mo? Kumbaga, ano, willing siya makipag-compromise. Ano ba yung mga gusto mo? Meron ditong definitely. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Nagkaroon siya ng wrongful advice? You are wrong. Okay, mali ka siguro ng sinabi sa kanya, no? Meron siyang demand dito. Excuse me. This love scares me. Natatakot siya. Maybe itong tao na ito, ngayon lang siya na tinamaan ng ganito, okay? Ito na nakikita ko. Ngayon lang siya nagkaroon ng sobrang pagmamahal sa isang tao. Pwedeng sabihin, iba ka. Iba ka sa lahat ng nakarelasyon niya. Mga ganun ba? Meron ditong love me. Mahalin mo daw siya. Give me more information. Gossip only hurts more. Okay? Sa chismis siya nasasaktan. Hindi pa to yung hindi pa to yung tamang oras, okay? Now it's not the time, sabi. Give me more information. I dream about you a lot. So, di ba yung sinabi ko kanina, iniisip ka talaga na ito, okay? Talagang gusto niyang mapanaginipan kayo. Maybe iniisip ng tao na ito sa panaginip sana iba. Iba yung nangyayari. You matter, okay? Mahalaga ka sa tao na to. Give me more information. Yes, talagang mahalaga ka. I want you, okay? Gusto ka niya. Di ba yung sinabi ko kanina dito? Gusto ka niyang kasama. Gusto ka niyang katabi. Ganyan. Namimiss niya yun. Kung meron man kayo nangyaring physical, ano, namimiss niya yun. You are so very special, okay? Merong special. Let me hold you, okay? Gusto ka niyang ma-hold. Mayakap. Mga ganyan. Give me more information. Ano pa yung mensahe? You make me want to do bad things. So, meron pa rito, ano, ikaw daw yung dahilan kung bakit niya nagawa yung mga bagay na yun, yung masamang nagawa sa'yo, or pwede rin sabihin, okay? Ikaw pa yung sinisib dito, ano? Words to hurt. So, nakikitaan ko dito, ano, maybe marami kang nasabing masakit na salita sa tao na to. Meron ditong no, okay? Merong no. Give me more information. Okay. I'm obsessed with you. Diba? Obsessed siya sa iyong katawan. I obsess your body. Diba yung sinasabi ko kanina dito sa the devil energy? Namimiss ka niya. Okay. Ito na yung nakikita ko. I sometimes wonder if you care. So, ito yung sinasabi niya, no? Meron ditong 15-15. So, tingnan mo dito ang angel number 1515, may mensahe sa'yo, okay? Then, I'm sorry. Gusto niyang humingi ng tawad? I think so, yes, okay? You make my heart full, okay? Pinuno mo yung puso niya, ayan. Ito na yung nakikita ko mensahe sa'yo, ayan. Ito yung gusto niyang iparating sa'yo, ayan. Nasa sa'yo yung decision, ano, kung kukontakin mo tong tao nito, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.